Meanwhile, Lando! Anong sinabi mo sa akin kanina? Hindi mo ba nadinig? Shut up! Erap? Idol ko yan. Oy! Magsiaho na kayo dyan! JR? JR, anak? Okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Ha? Nanay ka rin. Sino ba naman kasi mga yan? Eh, anak daw ng governor. O, akala ba for members only to? Malaysia! Sarmiento Shipping Lines, good morning. Sir, kindly hold on. Yes? Ma'am, si Sir Joseph po, nasa line 2. Okay, thank you. O, Joseph, meron na ba tayong bagong development? Meron na ba akong nilakad na naging negative ang results? Wala pa nga eh. Kaya nga alam kong hindi ka masyadong mayabang eh. Also, how's your meeting with the President's Lines? Hindi lang positive, very favorable pa sa kumpanya natin. Masaya kami naghiwalay ni Mr. Imperial. Siguro a day or two magkakapirmahan na kami ng kontrata. I'll just give you the details sa dinner date natin, okay? Ah, okay. O sige, bye. Bye. Hello. Nakahanda na lahat ng trigger natin, amo. Go signal mo na lang ang hinihintay ko. Sabihin mo lang kung kailan kami kikilos. Good. Thank you, amo. Anong balita? Lalakad na raw kayo. Thank you for coming, ma'am, sir. Welcome. O, ikaw. Di ba nabusog? It'll be an alternate way to go to Hong Kong. Instead of taking air flight, we'll give them a pleasure cruise. Isang bago at naiibang karanasan sa paglalakbay sa dagat. Ikaw nang bahala, Joseph, dahil mas kabisado mong galaw ng alon. To our success. Alam mo, Mariel, nagtataka lang ako kung bakit pagdating sa negosyo, madali kong napapasagot ang mga kadiri ko. Anong ibig mo sabihin? Alam mo naman na may nararamdaman ako sa'yo, di ba? Patagal nang wala si paring Johnny. Siguro naman, sapat na ang panahong ipinaghintay ko. Joseph, alam mo naman kung bakit hindi pa ako handa, hindi ba? Hindi ko pa nga naaayos ang buhay namin ng anak ko. May sakit pa siya. Sabi nga ng doktor, halos wala na kaming pinagkaiba. Siguro dala na rin yun ang pag-aalala ko sa kanya. Yan nga ang gusto kong sabihin sa'yo. Kailangan ni Jen ang pagmamahal ng isang ama. Ikaw man, kailangan mo uli ng isang katulad ni paring Johnny na titingin at magmamahal sa inyong mag-ina. Ang totoo nga niyan. Kanina pa toast-toast lang. Ngayon holding hands na. Masama na kasurbit to. Tukaan na ito. This is very delicate. Bastusan na ng show title. This is a job for Believe it, boy. Dapat na ginipan ko si pare. Ipinagbili niya kayo sa akin. Ang sabi niya, ako nang bahala sa inyo. Natouch naman ako sa'yo, Joseph. Totoo bang sinabi ni Johnny yun? Pero hindi ba may kasabihan na ang panaginip daw ay kabaligtaran sa totoong buhay? Noon yun, eh 90s na ngayon eh. Sir, ma'am, naiwan niya sa kotse itong beeper niyo. Dilala ko na baka may importante magbibib sa inyo. Ah, oh, salamat, Lando. Ah, sige na, Lando. Oh, sige na daw. Ah, wala na kayong... Wala na, Lando. Excuse me, sir. May nakalimutan ako. Ma'am, cellular. Eh, baka mo may tatawagan kayong importante. Meron naman pupunta pa kayo doon. Sige na, Lando. Iwan mo na rin. As I was Excuse me ulit, sir. May nakalimutan. Hoy! Koboy na walang kabayo. Inaasar mo ba ako? Hindi, sir. May paalala lang kay ma'am. Ano na naman ba yun, Lando? Ma'am, may pangako kay KJ.
sabay kayo maghahapon na. Eh, mag-aalas 9 na. Baka may ulcer na yung bata. Oo nga, mabuti kinaalala mo. Nakalimutan ko na. I'm very sorry. I have to go. Pero may pinag-usap. So, we have to go. Oo, next time na lang ha. Thank you for the dinner. Ma'am, pasensya na ho kayo sa akin kanina. Punong-puno na naman ako ng pakikibaka. Sinadya ko talaga yun eh. Para makauwi na tayo kagad. Hindi ko naman matiis eh. Kaya nagpakateto na naman ako sa inyo. Bakit ba ang init ng dugo mo kay Joseph? Ma'am, triple X ako eh. Anong triple X? Ex-military, ex-security guard, ex-convict. Ah, okay. Mabuti yung maliwanag eh. Baka hindi ko ma-carry. Ma'am, lahat ng klase ng tao, nakasama ko na si Bilibid. Pero talagang wala akong tiwala dyan sa Joseph na yan. Pakiramdam ko, tuwing magkasama kayo, parang lagi may mangyayaring masama sa inyo. Eh, paano pag nawala ka? Kawawa naman si JR. Teka muna, sandali lang. Parang nagguluhan ako dun ah. Ang pagkakaintindi ko kasi, ang alam ko, driver kita. Hindi kita asawa. Hindi kaya sobra naman ang pagmamalasakit na ginagawa mo para sa akin? Nagsiselos ka? Ma'am, hindi ho. Naku ma'am, huwag niyo nang dagdagan pa ang kaso ko sa inyo. Mukha yatang sisisantin niyo na ako eh. Dahil pumalpak na naman ako sa inyo. Pinag-iisipan ko. Kung ganun ho ma'am eh, magbabalot-balot na ako. Babatsi na ako. Lando. Ma'am? Hindi ko naman sinabing sinisisante na kita. Ang sabi ko, pinag-iisipan ko pa lang. Baka naman mag-walk out ka na naman. Hindi ko gagawin yun, ma'am. Gagawin ko lang ho yun pag inutos nyo. Salamat naman. Ma'am? Oo. Good night. Good night. Ang dibdib JR, kukunin ko muna yung sinulid ko sandali, ah.
JR? Tita! Nagsasalita na si JR! Mami... Mami... Salamat. My hero! Pogi feeling, ha? Kabalyerong hitin! JR. Ma'am, blow the candles na, ma'am. Ah, okay, blow na. Ah, hindi, wait. Make a wish muna before you blow. Ah, make a wish. Okay. Okay. Kumusta ka na, Johnny? Alam mo, na-overcome na ni JR ang trauma niya. Hindi na siya tulala ngayon. Masigla na siya. Bumalik na siya sa dati. Ang plano ko nga, pagdating ng enrollment, ipapasok ko na siya sa school. Alam ko, matalino rin si JR kagaya mo. Ikaw naman kasi, kung bakit bigla mo kaming iniwan. Ang patay, kahit anong gawin mo, hindi natatayo yan. Alam mo, Johnny, kundi lang dahil sa anak natin. Matagal ko nang hindi na kaya nang nakikita kang nag-iisa rito. Johnny, Johnny, ang daming aswang dito, Johnny. Napaka-overacting naman ito. Danger.
You're dead. What's the matter? Oh. He's sleeping in the sun. Don't worry. I'm always preparado. Sabi ko na nga, be. Tulog ka na dyan. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Ba't pinuproblema mo pa si Sir Johnny? Maligaya na sa langit yan. You're so beautiful. Napakaganda mo. At napakabata. Ang dapat sa'yo, mag-asawa ulit. Kung pareho lang tayo ng katayuan sa buhay, hindi kita palalagpasin. I'll connive you. Pag tumama ako sa loto, I'm the solution to your problems. I'm the endless love. Hoy! Bakit kinakatabi sa akin? Pagsasamantalan mo ko, no? Gusto mo akong halikan? Ma'am, alam ko mababa ang tingin mo. Talaga? Pero kahit kailan, hindi kita halikan pang hindi minuto sa akin. Hindi pa ako nasisira ng bayit. Malisyoso? Malisyoso? Wala akong iniisip sa'yo. Baka ikaw may iniisip ka sa akin. Pasto, tamaan ka sana ng kidlat. Kita mo na? Ha? Mamuulan na. Baka mabasa ka. Baka magkasakit. Eh ano ngayon sa'yo kung magkasakit ako? Eh ano ngayon sa'yo? Eh driver lang naman kita, di ba? Ano pa kailan mo? Gusto ba sasati kita? Ano? I'm your slave. You're my queen. Your wish is my command. Kuman, kuman. Antipatiko ka. Antipatiko? Baka naman romantiko. Hindi ako plastic. Gusto na ito kung sabihin na ito. Umuulan na. Tama na. Oh, malabs ka naman. Ha? Lando! Ma'am! Nagpapasa ako! See, you need me. Patiko ka talaga. I'm sorry, ma'am. I'm carried away. Brother, pwede bang makita laman ang pan mo? On your feet! Stand up! Get down! Move! Malinaw ang nakalagay sa manifesto. Sarmiento Shipping ang sinakyan ng 11 Bumbay nang pumasok sila sa Pilipinas. Madaling pansipikahin ang mga dokumento. Wala rin problema ang gayahin ng mga pirma ko. Pero Major, sa palagay niyo ba, sisirain ko basta-basta ang reputasyon namin dahil lang sa isang walang kakwenta-kwentang kaso na ibinibintang nyo sa amin? Hindi walang kwentang asunto ang human smuggling. At kung perang kinikita ang pag-uusapan, halos pantay lang ito ng drug trafficking. Nagpaliwanag na kami, Major. Hindi namin mga pahinante ang mga hinuli nyo. Ngayon, kung nagdududa ka pa, sa korte na tayo magkita. Huwag kang masyadong arugante, Mr. Moon. Baka pag tumining ang malabong tubig, ikaw ang makita kong nalulunod. Pinagbibintangan mo ba ako? Joseph, Major, siguro naman tapos na ang investigasyon ninyo. Pwede ko nang pabalikin ang mga tao ko sa kanilang mga pwesto. Maraming salamat sa inyo. Mrs. Sarmiento. Pasensya ka na kung naging magaspang ako dito sa vice-presidente mo. Ben, let's go! Joseph, mag-usap tayo sa opisina ko. Jeanette! Jeanette! Bihira ka naman eh. Hindi sanay. Huwag kang maingay. Pag-concentrate. Walang niya kayo? Hindi na pwede magbatal itong bahay ko? Ha? Anong butin? Hoy! Huwag ka magpaang-maang pa! Anong pinasok kay Jeanette? Itong sinulid. Pinasok ko sa karayom. Pasok na nga ako eh. Oya, mag-cross-stretch ka na. Cross-stretch, Lando. Ha? Salamat, ha. Ma'am, may kailangan ho ba kayo sa akin? Meron sana, pero nakalimutan ko na. Teka muna, bakit ka naglulak ng pito? Wala naman ho kaming ginagawang masama. Hoy, tumigil ka. Kahit na. Baka mamaya matukso ka sa kanya. Ma'am, hard to get to. Hindi ako basta-basta makukuha ni Janet.
over my dead kuko. Tumigil ka na, ha? Sumunod ka sa akin, may pag-uusapan tayo. At ikaw, kung gusto mong matulog, maglaka ng pito. Hm? Oh, laka mo doon yung pinto mo. Papa, si Ma'am para sa mayaman. Si Janet para sa mahirap. Wow! My goodness, ha? Great balls of fire! Ayokong masira ang reputasyon ng kumpanya. Ikaw ang head ng operation ng shipping lines natin. Kaya ikaw ang dapat na maglinis ng pangalan natin sa media. Isipin mo, pinararatangan tayong smuggler? Wala tayong ginagawang masama. Wala tayong kasalanan. At any rate, kumikilos na ang mga lawyers natin. Bukas o sa makalawa, mismong si Major Francisco na magsasalita sa media para i-deny yung mga maling paratang sa atin. O yun naman talaga ang inaasahan ko eh. Nanakaring, si Lando ba tumating na? Kaalis lang, ma'am. Kasama si JR. Pinasundo mo raw. Bakit, ma'am? Ay, nag-aalala lang ako. Baka nandyan pa sila, mahuli kami sa enrollment ni JR. Eh, kamusta naman dyan, nanakaring? Ay, areglado na ho. Ah, o sige. Okay, bye-bye. Mag-aaral na pala inaanak ko sa pasukan. Sana nga matuloy na si JR. Eh, isang taon na nga ang nasayang eh. Eh, teka muna. Bakit parang duda ka na hindi matutuloy? Eh, sasamahan ko pa nga siya ngayon mag-enroll eh. Duda? Wala akong duda. Ang sabi ko, tuloy na ngayon. Joseph, hanggang ngayon wala pa si JR. Anong gagawin ko? Hindi pa dumarating. Baka naman nasiraan lang. Eh di sana tumawag sa akin kagad ang driver ko. Mukha naman tanga yung driver mo eh. Irresponsable. Baka nga hindi marunong gumamit ng telepono yun eh. Baka naman ho dinerecho ni Lando yung bata sa eskwela. Eh hindi nga, kasi ang usapan namin, dinerecho sila sa opisina. Eh eto naman kasi, bakit hindi huma si JR mag-isa? Hindi ka sumama? Eh kasi po ma'am, nag-LBM po ako. Naku, eh. Pag hindi talagang gusto kita sakalin dyan eh. Naku, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sabi mo sa akin. Relax ka lang. Hindi ko alam. Wala pang anak ko hanggang ngayon. Relax ka lang. Baka ikaw mag-collapse. Tatawagan ko si General. Papa-alarm ko si JR. Naku, ano na kaya nangyari sa kanila? Naku, nasa na sila! Lando to. O Lando, nasa na si JR ang anak ko? Ano nangyari sa inyo? Nasa na kayo? Kinidnap ko ang anak mo. Ano? Maghanda ka na 50 milyong piso. Kapalit ni JR.
Hayop ka talaga, kriminal ka! Dadong mo sasaktan ng anak ko! Tatawagan kita bukas kung saan mo dadalhin yung pera, naintindihan mo? Suwapag ka talaga, demonyo, hayop! Paalala lang, kung gusto mo makita ang buhay yung anak mo, huwag kang magsusumbong sa pulis. Lando! 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 Tatay Berto, Nanay Karing, kinintap ni Lando ang anak ko. Ma'am, hindi ko gagawin ni Lando yun. Ano hindi? Kasabot kayo, kasabot ka rin. Pare-pareho kayong mga kriminal kayo. Ma'am, hindi totoo yan. Hindi mo kilala si Lando. Huwag ka na mga tira pa. Wala kayong mga utang na loob. Sayang lang pagtitiwala ko sa inyo. Joseph, tumawag ka ng polis. Papakulong ko sila. Sinasabi ko na nga, be. Ma'am, mali naman yung bintang nyo. Hindi naman magagawa ng Tatay Nanay Karing, huwag na yon. Gulong-gulo ang isip ko. Baka pati kayo padampot ko eh. Hello. Grame. Hindi ka lang pala tigas. Magaling ka pang artista. Pasalamat ka hindi ka binigyan ng autograph sa noo. Pareho nitong number one ng fan ko. God damn it! Wow, pare. Awatin niyo ko. Pikun na ako rito. Oh! Kaya mo? Hanggang sa bulot ka lang eh. Mangurot ka na lang. Tumahimik ka! Oko! Jesse! Maaari niyo pong piyansaan yung dalawang sospek, pero maaari po bang hintayin muna natin si Judge dahil magagaling pa unang hearing yan. Attorney Caparas, kayo na pong bahala. Huwag kayong mag-alala, Nanang Karing. Ako na ang bahala kay Judge. Sir, kausapin ko lang sandali ang asawa ko. Sige po, puntaan niyo po. Ayaw kaming payagan ni Mama Riel na umalis ng bahay. Eh, pinagsususpechahan din kami eh. Buti na lang umalis si Ma'am, kaya nakasalisi kami. Karing, nagkasya ba yung perang dala mo? Pampiyansa sa amin. Hindi ko pa alam, Berto eh. Aarigluhin pa ni Atorne. Kapamo, sandali lang. May balita na ba kay Lando? Ang pongkangkang JR? $50 million. Thank you. Mariel, ako na. Ay, hindi na. Okay lang. Ako na, please. Sige. Betty, thank you, ha? That's big money. Mag-ingat. I will. Thank you. Okay. Mariel, please, hayaan mong sumahang kita. Mahal ko si JR. Ayokong mangyari sa kanya nangyari kay Johnny. At ang bilin sa akin ng demonyong Lando na yon, ako lang mag-isa maghahatid ng pera. Saan kayo magkikita? Hindi ko alam. Itatawag pa sa akin ang lugar. Mariel, mag-iingat ka. Salamat.